Welcome po ulit sa Blue Jeans Diary. Kanina po ay nagpa-laboratory ako dyan sa Health Probe Medical Diagnostic Clinic. Nagpapasalamat ako kay Parpar Ralph Medina. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Maraming salamat. At after ng laboratory ko kanina, ay dumiretso na ako sa bakunahan. Yun. First dose ng COVID vaccine, AstraZeneca, ang aking natanggap. Nabakunahan na ako, first dose. Yun. Maraming salamat, LGU Bacoor. Inabot lang ng kulang-kulang 3 oras yung kabuuang proseso. Kaya natutuwa tayo dahil hindi ako masyadong nagtagal sa pila. Although nung una medyo may konting kalituhan, kaguluhan kung saan upo, saan pipila, sino-sino yung magkakasama kasi mayroong may comorbidities, mayroong senior citizen. So, pero kalauna naman ay napag-aralan na ng mga nandoon kung paano aayusin yung pila at yung pagkakasunod-sunod. At humingi naman sila ng pasensya sa konting kaguluhan at kalituhan. Hindi naman yung gulo na may nag-aaway, hindi. Medyo magulo lang yung proseso. Yan. Pero yun nga, humingi naman ng konting pasensya. At simula nung nagtuloy-tuloy na, napakabilis lang po ng proseso. Kaya ako'y nagpapasalamat sa LGU Bacoor sa first dose ng AstraZeneca. Dito naman tayo sa malikhaing Pinoy. Itong si Rolando Barrientos ng Valenzuela City, isang balut vendor at nangangalakal. Nakabuo siya ng isang cute na sasakyan. Nagawa lamang sa mga scrap. Naisipan niya na sa halip na itapon lang niya, yung mga scrap na yon ay binuo niya ng isang sasakyan para magamit niya. Napakamalikhaing Pinoy nito ni Rolando. Okay. Yung drum na ginawa niyang parang pinakaunahan ng sasakyan ay pakalat-kalat lang pero nagamit niya. Tapos yung gulong ng kanyang sasakyan ay galing sa gulong ng sirang e-bike. Ang mga sirang e-bikes. Humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya kasi sabi niya wala naman siyang masyadong kaalaman sa pagbuo ng sasakyan. Kaya humingi siya ng tulong para may masakyan siya. Kasi nga, mahal ang pamasahe at syempre magagamit niya. So ito po ay isang patunay na sa gitna ng pandemya ay lumilitaw na umuusbong. Hindi lang basta umuusbong, kundi talagang napapatunayan natin ang pagkamalikhain ng ating mga kababayan. Hindi hadlang yung pandemya para makalikha ang ating mga kababayan. Kaya sumasaludo tayo sa ganitong mga talento at sa mga taong naniniwala sa ganitong mga kakayahan. Sana mapansin to ng ating gobyerno para mabigyan ng tulong at masuportahan ng maigi yung ganitong mga talento at pagiging malikhain ng ating mga kababayan. Puntahan niyo po yung Facebook page na All About Wheels Manila. Doon po naka-feature yung tungkol dito kay Rolando. Ay, yan po ang ating malikhaing Pinoy.